mas kilala daw ng biologist daw ito kasi sa atin friction skin. Pero yung mga biologist, anong tawag ng biologist diyan? Yan. Ano daw? Anong tawag ng mga biologists? Known to biologists? Ano sagot? Bolar. Very good. That is a bolar skin. And that is a bolar skin. So take note yan ha. That is the bolar skin. Ngayon, ang tanong naman natin, sir, ano po yung mga composition ng tinatawag nating friction skin? Ano yung composition ng tinatawag nating friction skin? Una, lagay natin dito. Yan. So, sabi daw natin dito, ayan daw yung ating ano, mga parts ng friction skin. Yan. Ano yung pinaka nasa tuktok daw na ito? Sige nga. Ano yung tuktok na yan? So, lagay natin. Ano yung tuktok na yan? Ang sabi dyan, number one, and composition. Composition of friction skin. Number one, nandiyan yung tinatawag nating ridge or ridges. Ano yung ridges? Ridges is an elevated part of the skin. Elevated part. Nakaangat. Yan. Ano yan? Nakaangat. Yan, angat. Take note yan, angat. Okay? So ibig sabihin, ito pala yung tinatawag nating ridge or ridges. Tapos, meron din daw dito sa baba. Yan. Ano nang tawag natin yan sa baba niyan? We call it furrow. Okay? So take note natin yan. We call it now as a furrow or furrows. Sir, ano may meron sa furrows? Ayan po yung tinatawag natin na canal-like. Canal-like. Kasi ang ridges, tinatawag din yung hill-like, di ba? Hill-like. O, eto naman, ang furrows. Furrows is a canal-like. Take note, furrows is a canal-like. Ano pa? Or depressed portion. Depressed portion. Yan. In short, nakalubog. Yan, nakalubog. Parang ano, pagpalagay nyo nilang cleavage. Nakalubog. Cleavage. Yan, lubog. Okay? So kapag ridge, isipin nyo nilang boobs. Boobs. Yung nakaangat na boobs ha, hindi yung ano ha, flat ha. Yan, nakaangat. Okay? Ano pa? At sabi daw natin dito, meron daw maliliit na butas yan. Maliliit na butas. Okay? May maliliit na butas daw pala yan. Ano yung maliliit na butas na yan? Yan ang tinatawag nating sweat pores. Yan, sweat pores. Ano yung sweat pores? That is a tiny opening. Okay? Tiny opening. Labasan. Okay? Tiny opening. Labasan ng pawis. Tanda na. Labasan ng sweat. Yan. Next. May tinatawag tayong daanan ng pawis. Ito yung tinatawag natin yan. 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 Ayan yung daanan ng pawis. Yan. Daanan ng pawis yan, guys. Yan. Ano yung daanan ng pawis na yan? Yan ang tinatawag nating sweat duct. Yan. Sweat duct. Para pag binigyan kayo ng ano, ng figure ng examiner, at least kaya nyo identify yan. Sweat duct. Ano yung sweat duct? Daanan ng pawis. Passage way. Yan. In short, daanan ng pawis. Next, ang sabi natin dito, may taga-produce ng pawis dyan. Ito yung taga-produce ng pawis.
Yan, taga-produce ng pawis. Yan, kasi ito yung tinatawag na, di ba? Ito yung tinatawag natin na pores, di ba? Pores. Ito yung tinatawag na duct. Sweat duct. Sweat duct. Tapos, ito yung tinatawag nating sweat gland. Okay? So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na sweat gland. Anong trabaho ng sweat gland? Sige nga. Produce sweat. Yan. Okay na tayo dito, ha? So, ayan ang pinag-uusapan natin. Yan. To produce ng sweat. Ang tanong natin, maraming klase pala ang tinatawag nating sweat. Normally, may tatlong uri tayo dyan. Nandyan ang tinatawag na eccrine gland. Yan, eccrine gland. At may tinatawag pang, bukod sa eccrine gland, ano pa? Sebaceous gland. Yan, sebaceous. Yan, sebaceous. Yan, sebaceous. Yan, sebaceous gland. At meron pa yung tinatawag na apocrine gland. So, ano po yung ano, eccrine gland? Ang eccrine gland, ayan yung normal yung nakikita nyo. Saan nakikita ang eccrine gland? Sige nga. Saan nakikita ang eccrine gland? Nakikita po normal yan sa palm. Yan. Ang sebaceous gland, ito po yung mga pawis na kung saan normally oily. Yan, oily. Saan normal nakikita yung mga pawis na mamantika? Una, sa face. Ano pa, saan pa? Sa forehead. Forehead. Ano pa, saan pa? And back. Okay? Sa likod mo, di ba? Okay? Next, apocrine. Ang apocrine, guys. Ang apocrine, normally pong nakikita yan sa mga pubic area. Yan. Kaya sasabihin mo, super science. Amoy. Diba? Minsan may pagka, ano yung amoy? Yung amoy ng buhok na pinagsama-samang nakulob. Diba? Nakulob, na amoy baktol, na amoy bayabas. Diba? Sample na ito, nagkamot ka ng singit mo, ginan nyo. Inamoy, solid. Diba? Diba? Meron pa sa kilikili mo, diba? Ginan nyo nun. May bayabas. Diba? So, ayan yung mga sample natin na apocrine gland. Yan ang dahilan bakit bumabantot ang bahagi ng katawan na nasa singit. It is because of that apocrine gland. Maliwanag ba tayo? Sir, iba paano po yung ano ko po, yung singit ko po maasim? Normal pong amoy yan. Dahil ang tao ay acidic talaga. Normal yan. Eh sir, bakit po minsan po may pagka-amoy, ano po, amoy parang bakal? Dahil po sa dugo yan. Eh sir, ano po, amoy daga po? Normal din yan. Yan ang nature ng amoy. Eh sir, iba paano po kapag amoy sulfur na po? Hindi po normal yan. Ipa-check up na po yan. Okay tayo ha? Patandaan, titignan nyo lagi amoy-amoy na yan. Eh sir, amoy kupal po. Normal po yan. Okay tayo ha? So, tatandaan ang composition ng tinatawag nating friction skin. Sige nga, tignan natin kung masasagot nyo. Ilagay natin sa outcome space. Ang sabi dyan, to produce fingerprint, what substance is needed? A. Sweat or oily substance. B. Smooth surface. C. Impression. D. Depression. Ang tinatanong,
What substance? Eh, ano lang ba yung substance dyan? Ayun, sweat or oily substance. Ay, kasi may substance na nailagay niyo. Diba? So, ganyan lang yung tanong ng ano, nung board exam. Di ba? Ang dali, no? Pang kinder yung tanungan. O, ngayon, ang tanong muna natin dito, sir, paano nga ba naging ano, based on the accuracy ng tinatawag nating personal identification, lagay natin ha, how many percent, yan, of accuracy may the fingerprint establish? Ilang percent ang kayang establish ng fingerprint? Accuracy ng fingerprint. Ilang percent? Sige nga, ilang percent accurate ang tinatawag natin fingerprint? Ha? Ha? 10%. Very good. 100%. And 100% accurate. Okay? Tandaan niyo, ha? 100% accurate. Huwag niyo kakalimutan niya, mga kapatid. Ang tanong, utang ina, paano naging 100%? Eh, kasi yan talaga eh. 100%. Eh, paano pag tinanong ta sa inyo? The DNA fingerprinting has an accuracy of what percent? Ilang percent? Ah, 100. Very good. 99.9999%. Yan, DNA fingerprinting. Tandaan niyo na. So, ngayon, ipaliwanag natin. Itong DNA fingerprinting na ito, guys. Sinong nag-introduce nito? Introduce. Sino nag-introduce niyan? Alec Jeffries. Tama? Alec Jeffries. Sabi ni Alec Jeffries, magandang gamitin ang DNA fingerprinting. Kaso merong isang exemption na naiiwan sa DNA fingerprinting. Yun ay yung tinatawag natin. Exception yan. Exception in identical twins. Yan. Yan yung isa sa ano, pina-exemption. Pero yung pinaka-accuracy, accurate naman yan. May exemption lang. Huwag mong gamitin sa identical twins. Iiyak ka dyan. Ngayon, sir, gusto namin maano, maliwanagan kung tinatanong sa amin ganito. Kung ang tanong sa inyo, fingerprinting, and fingerprint versus DNA fingerprinting, ano po ang dapat namin tandaan? DNA. Pag DNA fingerprinting, ang dapat nyo pong tatandaan, mga kapatid, is yan ay most indispensable science. Sir, ano yung most indispensable science? Ayan yung most important. Yan ha? Yan ang pinaka most important. Next. Eh sir, iba paano naman po yung ano, yung fingerprint? Pag fingerprint ang pinag-uusapan natin, yan naman yung pinaka most reliable. Yan, most reliable science. Yan, tandaan, most reliable. In short, ano yan? Ano yan, pag reliable siya? In short, siya ay hindi, yan, hindi nagkakamali. Okay, tatanda na. Baka mamaya, wala kayong makitang reliable, lagay natin, dependable. Yan,
pwede nating mapagbasihan yan. Dependable. Reliable. Yan. Kayo, pwede tayong maging dependent kay fingerprints. Fingerprint na tingnan natin kasi hindi nagkakamali. Paano man nasabi na hindi nagkakamali ang fingerprint? Dahil sa may mga principle tayong sinusunod. Ano yung principle na sinusunod natin kapag fingerprint? Ano yung pinaka-principle na sinusunod natin? May tatlo, di ba? Ano yung tatlong sinusunod natin? Sige nga. Lagay natin dito. Yan, yung tatlo, ha? Yung tatlo na yan, papangalanan natin three dogmatic principle. Yan, three dogmatic principle. Sir, matanong namin, ano yan po yung three dogmatic principle na sinasabi natin dyan? Una, nandyan yung tinatawag nating principle of individuality. Pangalawa, nandyan yung tinatawag na principle of infallibility. Yan. Infallibility. At yung isa ay permanency. Okay, gawa natin ng mga other term yan. Kapag individuality, pwede nyo hanapin yung tinatawag na variation. Kapag permanency, pwede nyo hanapin ang immutability. Kung ayaw mo ng immutability or yung tinatawag nating constancy. So ayan yung principle na pinagbabasihan natin. Ang tanong natin, sir, ano po yung mga principle na yan? Yan, isa-isay natin. Yan. Unahin muna natin yung sino ang nag-introduce niyan. Pag individuality, sino? Meron isa pa. Yung pinakamalupit, si J.C. Mayer. Yan. At sinuportahan lang siya ni Galton. Tandaan nyo, ha? Pag individuality, ang nag-introduce talaga niyan, wala nang iba kundi si J.C. Mayer. So take note yan. How about infallibility? Sino nag-introduce ng infallibility? Nandyan sino? Si Henry Folds. Dito tatagtaring ko kayo ng tanong dito ngayon. Pag permanency, sino nag-introduce nito? Si Herman Welker. Welker. Yan. Sabi dito, pag individuality, ang fingerprint ay walang katulad. In short, unique. Uniqueness. Ano yan? Ang sabi dyan, no two person. Ayan, lagay natin ha. Tingnan nyo maigi ha. Ang sabi dyan is no. Ay, wait ka, nasa na loob. No two person have the same fingerprint. Okay? Ayan yung tinatawag nating principle of what? Individuality. Yan. Principle of individuality. Okay? Sa principle of individuality, sinuportahan po yan. Sino yung nag-support nito? Supported by sino? Francis Galton. Okay? Sabi ni Francis Galton, according kay Francis Galton, ang tanda niya, according to Francis Galton, sabi niya, totoo naman, walang magkapares ng fingerprint. Kasi sabi nga natin, 1:64 billion. Yan. 1:64 billion before magkaroon na magkapares sa fingerprint. Before the two person possible to have the same fingerprint. So kailangan may 64 billion muna bago magkaroon ng posibilidad na magkaparesang fingerprint. Pero isipin nyo, hindi pa siya sure. Sabi niya,
posibilidad na magkaroon ng same fingerprint. Hindi niya sinabing magkakaroon ng fingerprint na magkaparehas. Imposible. So therefore, ang kanyang conclusion is it is impossible to have the same fingerprint. Yan, fingerprint. Take note yan, ha? Ngayon, dagdagan pa natin ang inyong ano, ang inyong paghihirap dyan. Si Galton din, ang tatandaan nyo, na gumamit ng tinatawag nating statistics, doon sa tinatawag na fingerprint, kung ang fingerprint ba ay namamana, yan, hereditary traits, namamana ba ang fingerprint? Yan ang sinabi niya. Kaya gumamit siya ng statistics. Sabi ni Franz Galton, hindi pala namamana ang fingerprint. Tandaan, ang sabi niya, ang fingerprint cannot be inherited. Yan ang kanyang pinaka-conclusion sa kanyang ginawang statistics. That is according to what? Statistical probability. So yung 1:64 billion is based on statistical probability. Okay, so take note natin yan, ha? 1:64 billion according to statistical probability. So take note po natin yan. So next. So according naman sa infallibility, pero bago natin puntahan yung infallibility, balikan natin si Galton. Sabi ni Galton, ako nga nakapag-introduce ako ng three general. Ilalagay natin, ha? Nakapag-introduce ng three general fingerprint patterns. Yan. Ang sabi niya, sa buong mundo may tatlong uri lang talaga ng fingerprint. General patterns. Una, nandyan ang tinatawag nating loop. Nandyan ang tinatawag nating arch. Yan, arches. Ito, loops, arches, and whirls. So, sa buong mundo, ang loops ay merong ilang percent lang? 60%. Very good. Ang arches, meron lang na 5%. Ang whirls, meron lang daw siyang 35%. Ngayon, gawa ngayon tayo ng question with regards dito sa patterns na ito. Tingnan natin, ha. According to Galton, what is the common fingerprint pattern? Ano yung pinaka-common fingerprint pattern? Loop. Yan. Asan yung mawala? Yan. Loop. Yan. O, bigyan naman yung tanong, ha? According to Galton, yan, what is the least fingerprint pattern? Arch. O, di ba? Ang dali sumagot na di ba? Ng mga board question, di ba? Madali sumagot. Yan. Basta naiintindihan mo lang. Yung tinatanong kanina, common fingerprint pattern. Yung isa, pinakakulelat na fingerprint pattern. Tingnan mo naman yung percentage niya. Common ang 60%. Ang arches, 5% lang. Okay? So next, tuloy pa natin. According kay Henry Folds, ano ang meron sa tinatawag natin kay Henry Folds? Na ang fingerprint daw ay reliable and reliable and or dependable. Yan. So sir, reliable and or dependable? Ang sabi diyan, mga kapatid, a fingerprint is